mapagpalang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay at mga manonood ng DepEd Award Teleturuan. Kamusta na kayo? Ako nga pala si Ginang Alma Grace A. Hortaleza, dalugguro isa mula sa Mayapyap Elementary School, ang inyong makakasama sa paghahatid ng mga karunungan na ating matuklasan sa aralin ng ESP 5. Basahin muna natin ang ating mga layunin. Una, na ipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao at pagganap ng mga inaasahang hakbang, pahayag at kilos para sa kapakanan at ng pamilya at ng kapwa. Pangalawa, na isasagawa ang inaasahang hakbang, kilos at pahayag na may paggalang at pagmamalasakit para sa kapakanan at kabutihan ng pamilya at kapwa. Pangatlo, nakapagsisimula ng pamumuno para makapagbigay ng kayang tulong para sa nangangailangan at sa mga biktima ng kalamidad, pagbibigay na babala o impormasyon kung may bagyo, baha, sunog, lindol at iba pa. Masdan ang mga larawan. Magbigay o magsabi ng isang pahayag o pangungusap sa bawat larawan. Tama kayo, ang una ay ang mga kalalakihan na mga tumutulong sa mga tao na biktima ng kalamidad. Pangalawa, isang lalaki na tumutulong sa isang babae na maglikas ng gamit mula sa baha. Pangatlo, ang pangatlong larawan, makikita natin ang grupo ng mga kapulisan na tumutulong sa mga magtanda na lumikas mula sa baha. Paano mo maisasakatuparan ang pagkakawang gawa sa iba't ibang pagkakataon? Magbigay ng halimbawa ng iyong mga gagawin. Basahin ang balita kung paano naghangad na makatulong ang dalawang kabataan sa mga kapwa nila Pilipino. Ang paggawa ng gomang bracelet o pulseras ay isang libangan para sa maraming bata. Subalit, hindi ito ang dahilan ng dalawang kabataan upang gumawa ng maraming bracelet o pulseras sapagkat ipagbibili nila ito. At nakalikom sila ng pondong 100,000 dolyar para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Ang pondong na ipon ng 10 taong gulang na si Malaya David at ng kanyang 13 taong gulang na kapatid na si Tala. Parehong ipinanganak sa Berkeley, California, USA ay nagbigay ng donasyon upang makapagtayo ng paaralan na may 4 na silid sa Marabi, Tanawan, Leyte. Isa sa mga lugar na nasalanta ng malakas na bagyong Yolanda na may international name na Haiyan noong Nobyembre 2013. Ang naitalagang nangasiwa sa rehabilitasyon ng mga nasirang lugar ng bagyong Yolanda na si Pampilo Ping Lacson ang nagkwento upol sa dalawang kabataang ito sa isang panayam sa radyo. Noong nakita nila sa CNN yung naganap na pagkasira sa Leyte, nagsabi ang dalawang bata sa lolo nila habang naghahapunan, "Lolo, gusto naming makalikom ng 100,000 dolyar. Ayon din sa kalihim, sa isang text message ang Malaya Talapan ay nakalikom ng mahigit 100,000 dolyar na ginamit din pambili ng school supplies bilang donasyon sa ibang mga paaralan. San Roque's at Santo Niño Elementary School, parehong nasa Tanawan, Leyte. Dagdag pa ng kalihim na ang lolo ng mga bata na si Amado David ay personal na nagtungo sa probinsya upang dumalo sa groundbreaking ceremony ng paaralan kung saan ikinuwento niya kung paano nakalikom ng malaking pondo ang kanyang mga apo. Ang pakikinig sa kwento ng lolo ng tungkol sa dalawang bata ay nakakapanindig balahibo
sabi ni Kalihim Lacson. Ayon sa kanya, ang kwento ng dalawang bata ay dapat magsilbing inspirasyon o motibasyon sa lahat upang tumulong sa mabilis na rehabilitasyon ng mga lugar na nasira ng bagyong Yolanda. Sagutin natin ang mga tanong. Pagkayari nating mapakinggan ang balita. Una, sino ang dalawang bata sa USA na gumawa ng maraming bracelet o pulseras na goma? Tama kayo, sina Malaya David at ang kanyang kapatid na si Tala. Pangalawa, ano ang dahilan nila sa paggawa ng maraming bracelet o pulseras na goma? Tama pa rin kayo upang makaligom sila ng pondo para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Pangatlo, kung ikaw ay nagbabalak tumulong sa mga nasalanta ng bagyo, ano ang susubukan mong gawin? Tama, maaari nating gayahin ang ginawa ng dalawang bata sa balita. Pang-apat, ang pagkakawang gawa ba ay dapat lamang gawin sa panahon ng sakuna? Tama kayo, hindi, sapagkat handa ka dapat tumulong sa oras na nangangailangan ang iyong kapwa. Panglima, dapat bang agad-agad ang pagtulong sa mga taong nangangailangan? Bakit? Oo, sapagkat ang pagtulong sa kapwa ay kailangan ng mabilisang aksyon at upang matugunan na din agad ang kanilang pangangailangan. Tungkulin ng bawat mamamayan ang makialam at makisangkot sa mga napapanahong issue tulad sa panahon ng trahedya, maging ito man ay bunga ng natural na mga pangyayari tulad ng bagyo, pagputok ng bulkan, lindol, o di kaya'y mga sakunang naranasan dahil sa kapabayaan ng tao tulad ng sunog, baha, at aksidente sa kalsada. Sa gitna ng mga nasabing trahedya, ang dapat nating gawin ay tumulong sa abot ng ating makakaya. Nilalang tayo ng Diyos na may mga kamay at paa. Hindi lamang upang magamit natin sa pansariling kabutihan, kundi pati na rin sa pagtulong sa ating mga kapwang nasa gitna ng trahedya. Ang tulong na ito ay hindi lamang nalilimitahan sa pagkakaloob ng materyal na bagay tulad ng mga damit at pagkain. Maaari rin kasing maipadama ang pagdamay sa pamamagitan ng pagboboluntaryo o di kaya'y pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa sakuna. Dahil mahalaga rin na may wastong kaalaman upang maiwasan ang mga sakuna tulad ng sunog. Gayon din ang kaalaman kung paano mapapanatiling ligtas kung may kalamidad gaya ng pagbaha at lindol. Tukuyin kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagdamay sa kapwa o hindi. Mag-thumbs up kung ito ay pagdamay o thumbs down kung ito ay hindi pagdamay. Una, nagtago ka nang makita mong uutusan ka ng iyong nanay. Tama kayo. Thumbs down. Dahil mali na pagtaguan mo ang iyong nanay kung ikaw ay inuutusan. Pangalawa, pinagtawanan mo ang kamag-aral mo na nadula sa pasilyo ng paaralan. Tama pa rin kayo. Ang sagot dito ay thumbs down sapagkat mali na pagtawanan mo ang kamag-aral mo na nadulas. Pangatlo, lumapit ka at iniabot mo ang laruan ng iyong kapatid na nakalagay sa itaas ng kabinet. Tama kayo, thumbs up sapagkat ito ay nagpapakita ng pagdamay sa kapwa. Pang-apat, nakipaglaro ka sa isang batang nakita mong nag-iisang nakaupo sa ilalim ng puno sa isang parke. Tama kayo, thumbs up, sapagkat ito ay nagpapakita ng pagdamay sa kapwa, lalo na kung nalulungkot ang batang nakita mo. Panglima,
binasag mo ang pasong ginawa ng isa mong kamag-aral dahil galit ka sa kanya. Tama kayo! Thumbs down! Sapagkat mali na basagin mo ang pasong ginawa ng iyong kamag-aral. Basahin ang sumusunod na pangungusap. Suriin kung tama o mali ang bawat isa ayon sa napag-aralan. Una, ang pagkakawang gawa ay patapanahon lamang. Tama kayo, mali ang sagot dito. Pangalawa, kambal ang pagkakawang gawa at pagkamahabagin. Tama kayo, tama ang hayag na ito. Pangatlo, nauunang nararamdaman ang pagkamahabagin kaya nagkakawang gawa ang tao. Mali, hindi ngunit nagkawang gawa ka ay naawa ka sapagkat tungkulin natin ang magkawang gawa o tumulong sa mga taong nangangailangan. Pang-apat, ang pagbibigay ng benepisyo sa mga nasalanta ng mga sakuna at iba pang nangangailangan ay nakatutulong upang umunlad ang lipunan. Tama ang sagot nyo, sapagkat ang mga tao ay bahagi ng lipunan, kung kaya dapat natin silang tulungan. Panglima, ang tunay na pagkakawang gawa ay mula sa puso. Tama ang inyong sagot. Tama ang sagot dito. Ipinanganak tayong nagtataglay ng mga inaasahang hakbang, kilos at pahayag sa tamang pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Ang pagmamalasakit sa kapwa ay dapat lamang nating isabuhay upang maipahayag natin ang tamang pakikipag-ugnayan sa ating kapwa at maging ganap na rin ang ating pagpapakatao. Kaya, inaasahan na pagkatapos ng araling ito ay maging bukas ang ating puso at ang ating isipan sa pagtulong at pagmamalasakit sa ating kapwa. Para sa inyong takdang aralin, gumuhit ng isang larawan na ang isang bata ay nagpapakita ng pagtulong o pagkakawang gawa. Sumulat din ng paliwanag kung ano ang maaaring nadarama ng bata sa kanyang pagkakawang gawa. Nawa ay marami kayong natutunan at nasiyahan kayo sa araling ating tinalakay. Magkita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng Deaf and Hour Teleturuan. Muli, ako si Ginang Alma Grace A. Ortalesa, Dalug Guro Isa, mula sa Mayapiap Elementary School. Isang magandang araw po sa inyong lahat.